Let's go to the next part of our Children's Hour. For our bird drawing session today, I would like you to meet Tito Arnel Telesforo. He is an animator and a multimedia instructor. In short, he's really very good at drawing. He's been a bird watcher and a member of the Wild Bird Club of the Philippines since 2005. One of his passions is drawing birds and their habitats, and that's why we are all here today to learn from him. Tito Arnel will teach us how to draw a Philippine pied fantail, one of the birds that Teacher Gwen showed us earlier. So get your pencil, paper, and eraser ready. Okay, let's begin. I'm going to do some face painting, and let me... Okay, good morning guys. So, sa umagang ito, gagawin natin. Turuan ko kayong mag-drawing sa pinakasimpleng paraan. Okay, so kailangan nyo ng lapis. Okay, so meron akong tatlong magkakaibang lapis. So, ito yung una kong lapis. This is Staedtler Faber-Castell. So, natubi. So, medyo maitim siya. Medium soft. Okay, it's kind of dark, but it's okay. The second one is the Mongol pencil. Is it yung number 2? Medyo dark din siya ng konti. No? Medium siya, medium dark. Okay, ito medium soft. Maganda rito, may eraser siya pero hindi ko siya ginagamit kasi masyado siyang magaspang. It's too rough. Okay, it's too hard, okay? Then the last one is the blue pencil. Another, this is one, it's a Staedtler. Okay, so blue pencil, pang sketch. Okay, next is the another one with me is the mechanical pencil. Ito, mga pencils ko. Ito, regular pencil lang siya. This is the traditional pencil. This one is the mechanical pencil. 0.5 lead, 2B ang nasa loob. And another mechanical pencil, pero colored pencil, or yeah, so may green lead siya. At the same time, sa loob nito merong red and blue. So far ang lumabas ngayon is green. So this one is around 6850. So yeah, medyo mahal siya pero okay lang. So ito yung mga pencils na pwede niyong gamitin. Next is the eraser. So, ano yung mga erasers? Ito yung regular erasers. This one costs like 1 RM. So, i-convert mo into peso. Maybe mga around 13 to 14 pesos. Sobrang mura. Dito, mahal nito. Mga 35 pesos ata. Somewhere that, around that price, no? So, second one is the kneaded eraser. Itong, or gum eraser, tawag nila. So, ito, matagal, hindi siya napupudpod. So, ang ginagawa niya, pag nag-drawing ka, halimbawa, so, i-draw ko. So, pag binura ko siya, hindi siya nag-iiwan ng dumi, no? Sa papel na padiin ata. Okay? So, kinukuha niya lang. So, para siyang bubble gum, kaya tinawag siya ng gum eraser. Okay, next one is the some kind of parang pencil eraser. There you go. Murahin lang din ito. Ito yung laman niya sa loob. Okay, and the last one ng mga eraser is the electric eraser. This one is Derwent brand. Hindi ako sponsored ng Derwent, pero matagal ko na siyang ginagamit. Di battery siya. And so, pag pinint mo, maanda na siyang ganyan. Yes! Saya, no? So, yan. And last one is the sharpener. So, ang sharpener na ito ay Prismacolor kasama nung binigay sa akin na colored pencil ni Nena Karina Espanola. Thank you so much! So, ito yung magandang eraser, sharpener, kasi meron siyang malapad o broad na sharpening and thin.
So pag usually ang ginagamit ko ito kapag nagko-colored pencil ako. Pero kung gusto mong tipirin o save yung save your pencils na hindi maupod kaagad, ito ang gamitin niyo. Okay? So that's it. That's your materials. Okay, so start na tayo. We are going to draw this bird. Okay, so ang i-drawing natin ay itong Philippine pied fantail. So this one, ito yung ginamit namin, isa sa mga ginamit naming official bird logo para sa festival na ito, online festival, bird-tual festival. So ito yung Philippine pied fantail, ito yung i-drawing natin. Tuturuan ko kayo how to draw in a very simple way. I developed a style, my own style of drawing the bird, na sobrang simple lang, na kahit sino kayang mag-drawing. Maski sabihin mo pang hindi ka marunong mag-drawing, matututunan mong mag-drawing ng bird. Okay, start na tayo. So gagamit muna ako ng sketch paper, gamit na papel. Okay, ang style na to, ang tawag ko rito is a cup system. So si kung sino man nakakita na ng cup, palitan ko yung lapis. Ang itsura ng cup, parang ganyan, di ba? Yan ang cup. Yan ang cup, yan. Yan ang cup. Okay? So parang siyang ganyan. So ngayon, gagamitin natin itong cup na to para makapag-drawing tayo ng bird. So ang gagawin natin, paghihiwalayan natin yung itong body at yung ear na tinatawag. Okay? Yung ear ng cup at yung body. Okay, so yan, paghihiwalayin natin itong dalawa. So to do that, sisimplihan natin yung style ng pag-drawing ng simpleng cup. Okay, so para siyang, imagine niyo na mayroong bilog, tapos hahatiin nyo lang sa gitna. So ayan na siya. Okay, so ganyan lang ang cup. Simpleng-simple lang. Ayan. Tapos itong tenga, parang ganun din. So this time, gagawin natin parang maliit lang na ganitong version, pero mas maliit. So gagamitin natin itong dalawang ito para mga pag-drawing tayo ng ibon. So paano natin gagawin? Halimbawa, so ito yung ibon. Magdadraw na ako ng isang simpleng ibon. Ito yung katawan niya. So ito yung katawan. Kita niyo yan. And then ito yung itong ulo. Lalagay ko dito. Babalik na rin ko lang. Okay? And then, yung mula rito at yung katawan, pagdudugtungin ko. Tapos lalagyan ko na siya ng tuka. Kita nyo? Tapos lalagyan ko na siya ng mata. Tapos lalagyan ko na siya ng pak using the same shape pero mas maliit. So ano yung wing, yung tail, simpleng tail lang, yung paa. Ayan, may ibon ka na, di ba? So simple lang, hindi ka na wala na masyadong maraming dapat gawin. Okay, especially kung super na nagmamadali ka, you're in a hurry, kung ano yung dapat mong i-drawing, kung anong ibon yung gusto mong i-drawing. So dadagdagan mo na lang ng konting details, lagyan mo na lang ng backpack. Okay, yung gusto mo, lagyan mo ng sa mata, brown stripe na siya, no? So ayan, so ganyan yung pag-drawing ng ibon. Sobrang simple, mula rito sa cup na yan. Papunta rito. Okay? Yun, simpleng-simple lang. So, let's start. Okay, so titignan natin yung body nung fantail.
So, kunin natin yung curve na yan. Kita nyo naman yung body mula chest down to the vent up to the back side o back part ng pantail. So, kuyahin natin. So, simple lang. I'm using a blue pencil para light. Okay, and then yung likod, ito yung sa may vent niya, ito yung chest niya. Next, yung ulo. So, kita mo yung ulo. Yung ulo niya halos pumunta na doon sa half ng katawan niya. So, lagay lang natin dito. Okay. Konting ang bante ng konti. And then, ito na. So, dudugtong nyo lang sa likod. And then, lalagyan natin ng wings na parang curved din. Part ng kanyang wing, then diretso nyo lang. Okay, curve ng konti. So, para pa rin siyang cup. Then, lagyan nyo na ng tuka. Okay. Then, lagyan nyo na ng konting details if you want. Dibdib, yung black sa dibdib, yung part na this one. And lagyan nyo ng lagyan na natin yung wing, yung tail, I'm sorry. Tail. Okay, so lagyan natin details. Remember, nasa outdoor tayo, so nagmamadali tayo, hindi natin kailangan sobrang detalyado yung ginagawa natin. Okay, so mabilisan siya. So lagyan na natin yung paa. Saan yung paa niya? Ayun, paa. Okay, so dapat hindi siya mukhang tutumba kapag nag-drawing kayo ng paa. Okay, yung paa nasa pagitan ng kanyo. Medyo nakabuka. Okay. Then, lalagyan na natin ang konting detail. Yung mata. Okay. Then, yung kilay na puti. Hindi masyado makita, no? Kasi naka-blue. Okay. So, pag nilagyan na natin ang pencil, makikita nyo na yung details. Lalagyan natin. So, this is sketch pa lang kasi siya, so hindi masyado kakita. Okay, tapos yung mga na detail na lang. Okay, so lalagyan na natin siya ng pencil. Pipensilin na natin siya. Gamit na tayo ng pencil. Okay, ito na yung pencil. So, drawing na natin yung mga maliliit na details. So, pag nagka-drawing kayo ng ibon, sa simula, dapat very light. No? Para hindi kayo magkamali. Kung nagkamali man, pwede nyo balikan. Halimbawa, ng distansya nito at distansya nito. So, dapat halos pasok siya doon sa actual distance. Yung tail. Okay, so mabilisan lang naman yan. Hindi kailangan perfect. And then, lalagay nyo na lang yung description o yung mga descriptions na nakita nyo o mga details na nakita nyo doon sa trinawing nyo na ibon. Okay. So, ayan na siya. Okay. So, yung sa may part ng yung tuka. Yung ulo. Yung mata. Pati yung mata.
Then yung puti sa mata, yung eyebrow niya, yun yung mga distinguishing parts o details ng isang ibon na dapat nyong i-consider pag nagde-drawing kayo. So lalagyan na natin, i-shade lang natin siya ng konti. Simple shading, one-sided shading. Yan na siya. Pati yun sa ulo, huwag kakalimutan. Madali tayo. We only have like 15 minutes to draw. Actually, mahaba ng 15 minutes. Marami na kayong magagawang detalyado o details. Yan na siya. Konting itim yan. Tail. So, style na gagawin. Gagawin lang na natin yung tail. Paganyan yung drawing, no? Paganyan yung pag-color ng tail. Simple lang. Little two. Tapos lagyan nyo lang ng impression ng tail. And then, gagawin natin is i-erase natin yung part para makita natin yung white sa tail. Okay, so lalagyan pa natin. Extra dark. Here. So nga pala kalimutan yung paa. Hindi mo, simple lang yung paa. Okay, and then ibrahin na natin yung ibang part. Medyo mahirap gamitin ang kneaded eraser, pwede kayo magpalit ng eraser if you want. Simple lang. Hindi mo na kailangan na maraming detalyado o details. Okay? So, yan. Okay, extra ma. Kung gusto mong lagyan pa ng extra detail dun sa wing, so makita niyo yung style paano ginagawa lang, sobrang simple lang, no?
gagamitin natin yung ating electric eraser para mabura yung ibang extra. Highlight sa mata. So ayan na siya. Okay. So simple lang. Tapos lagyan niya ng konting shade yung ilalim para magmukhang tingnan shadow, very light. Of course. So gusto niyo i-ganyan niya, no? I-smudge niyo yung area. Okay, this is a thing special. Okay, just lagyan na natin ng konting extra. Yan na si Fantail. Okay. I hope you enjoy and apply nyo lang yung style na yun. Ang tawag ko dun ay cup system. So from regular cup na naging ibon. Okay, thank you guys. Now if you have any questions or anything regarding the style or regarding drawing, don't hesitate to ask. Thank you and happy 13th Philippine Bird-tual Festival to all. Thank you, Dusa. Wow. Thank you, Tito Arnel. Paano nangyari na yung cups naging ibon? I will have to try that. Okay, so I saw a lot of you here, kids, following the bird drawing tutorial. So can we take a look? Can you hold it up to the screen if your camera is on and show us your work? And just give us a quick view. Can we see? Oh, there! Under the name of Vic Rebecca. Can we take a look at that? Oh wow! Can you hold it up some more? Oh, how nice! Wow, nice! Ang galing! Very effective, wow. Tito Arnel. Yeah, if you just really. Wow! Ang ganda! Wow! Ang ganda-ganda naman! I love it. Yeah, if you really just watch and observe and follow, di ba? And be patient, you can make a good drawing. But look at that! Wow! Beautiful! Ayan! Ang dami! Nice! Okay, so just keep watching this video, no? Para you can keep practicing your hide mantid. Wow! Wow! Ang ganda! Look! Ito pa si Angeli. Oh. She's showing her. Okay. Nice. Ang ganda. Galing. Galing nyo naman. Okay. Meron pa ba? Sila takis sa akin. Magaling pa kayo kay Tito Yali. Okay, si Tita Jen. Let's look at that. Yung drawing ng kids si Tita Jen. Ayan. Wow. Good. Wow. Galing nyo. Nice. Okay. I love that. Kita sa akin. Ibang style. Ooh. Yeah. Nice. So you can start your wow! nature. Wow! Sino yan? Mas magaling pa sa mga matatanda. Nakakatawa to, ha? I like the kids showing their artwork. Ha? Very nice. So nice. This is so nice. Nice. Thank you so much for following. Woo! Beautiful. For following along. And thank showing you, kids. Us your work. Thank you. Whoa! I love this. Okay. Oh, di ba may ibang take? Sorry.
no? 'Di ba? Ibang take niya, yeah. Gusto ko itong style na ito. Pwede sa mugs, pwede sa t-shirt. Ito pa isa. Ooh! I can't believe the yung mga bata as young as these are producing good notes. Yeah, ang galing. Yeah. And even if you just watched earlier, kung hindi kayo sumunod dun sa pagod, don't worry kasi this video will still be on the Facebook page of the club. Oh, very you can nice. Watch you, again. Naval and Mateo. Is that Mateo? Yes. This is ours. This is cute. Okay. 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 Meron pa ba? From the Manlapu track. Art. Yeah. Nice. Nakakatuwa. Okay. So kids, sana you will still continue nice. Working on very your nice. Fan tails. And even after today. And try drawing other birds using the cup system of Tito Arnel, di ba? Cups. May ibon na tayo, okay? So try the Maya next time. Tito Arnel, show videos naman na ano ibang ibon using the cup system. Yeah. Okay, yummy. Thank you kids for joining us in this drawing session. Should thank we you kids. Okay.